Unprecedented po ito, first time na mangyari po sa aming lungsod. Si Pangulong Christine ay 36 hours na nanalasa. Naranas po ang pinangkatumbas ng dalawang buwan na pag-ulan during rainy season yan sa loob lamang ng higit 24 hours, ibinagsak po. So this is record-breaking since 1969. Magandang umaga po, mga kasama. Good morning po. Dumaan lang po ako para makita na yung mga dala namin na tulong at kayo lahat kayo na kailangan mag-evacuate dahil nakalubog pa yung mga ibang bahay ninyo at na-evacuate para dinagay na ngayon dito sa City Hall. At pinuntahan ko lang para makita ko na maayos naman ang pag-alaga sa inyo. Ngayon, ito nakapila na yung mga iba para mapakatanggap noong cash assistance na ibinibigay ng DSWD. Lalong-lalo na para dun sa mga pwede nang umuwi ay meron kayong gagamitin para sa mga pangangailangan ninyo. Pero yung mga uuwi, para kahit na uuwi, ay pag una ninyong dating sa mga bahay ninyo, tutulungan pa rin namin kayo, bibigyan pa rin namin kayo ng mga food pack dahil sa pag-uwi ninyo, baka hindi pa kayo magluto, hindi pa nawala yung mga ibang gamit ninyo. So magpapadala pa rin kami ng food pack sa inyo. Kaya't mabigat itong nangyari sa inyo at napakalaki ng tubig na dumaan. At ang mahirap kasi, yung baha na galing kami sa Buli, walang, hindi gumagalaw talaga yung tubig eh. Oh, marami, dun sa ano, hindi talaga gumagalaw ng tubig, kaya gagahakanapan natin ng paraan yan. Ngayon, ngunit para sa ngayon, ay asahan ninyo, basta't nandito ang pamahalaan, tuloy-tuloy ang aming pagtulong sa inyo. Sabihan nyo lang, andito si Mayor, andito si Secretary Rex, andito yung mga ibang cabinet secretary para marinig mula sa inyo kung ano yung mga pangangailangan ninyo. Sige, basta't asahan ninyo, hindi kayo namin nakakalimutan at lagi namin iniisip kung paano kayong tulungan. Sige po, maraming salamat po. Good morning. We are here for the situation briefing sa effects ng Christine. Unahin natin na ang situation report ng mayor natin sa Naga, Mayor Legacio, siguro take us to the... Magandang umaga po, Mr. President, Sir, at sa lahat po ng Cabinet Secretaries, Government, National Government Officials na dito po ngayon. Salamat po sa pagbisita po ninyo. Napakalaking bagay po ito sa aming lungsod at sa lahat
ng nakaranas ng masamang epekto dala ng bagyong si Christine. Si bagyong Christine ay 36 hours na nanalasa sa lungsod ng Naga at mga Karatig na munisipyo. And within a 24-hour period, inabot po ng 679 millimeters yung naibagsak na tubig ulan. Ibig sabihin kung 36 hours, about 900 millimeters po ito. 1 meter. Opa. 1 meter na, ay 1 centimeters yung sinasabi ko. 1 meter na tubig ang opa. Lahat-lahat ang iniwan ng opa, opa. Christine dito. So inabot po ng, may mga lugar 12 feet high or even higher po. Unprecedented po ito. First time na mangyari po sa aming lungsod. And during the onslaught of Typhoon Christine, around 30% po ng land area ng Naga was under water, was submerged. 22 barangays out of 27 was affected. Sa ngayon, 7 barangay na lang po ang baha. Yung ilang portion ay hanggang dibdib pa rin yung baha. At dahil po dito, itong Tropical Storm Christine ay naka-apekto ng around 35,000 households or families ang binaha, were submerged in flood waters, and this is equivalent to around 161 individuals yung nakaranas ng pagbaha out of around 220 population ng lungsod ng Naga. And due to the impossibility, hindi makadaan yung mga vehicles sa may Milaor area, sa may San Fernando, Naga and other parts of Bicol have been cut off from Luzon. And medyo malungkot po na nasa 13 yung na-record na po confirmed death at meron pa pong isang missing, hindi pa po na-account. Around thousands were trapped sa kanilang mga bahay doon sa mga barangay na binaha. And around 15,000 po na yung nag-evacuate, na overwhelmed po yung aming mga evacuation center. And we were forced to allow evacuees dito sa bahay po ng Naga sa City Hall. Yung damage po noon is more than 1 billion including bridges. May ipinasara na po kami, sir, na tulay doon po sa may Kararayan. Hindi na po pwedeng gamitin. At makikita po yon doon sa larawan. May mga schools and government offices po na naapektuhan. Of course, houses, especially those in flooded areas. Nagka-problema din po kami sa water supply. And yung mga drainages namin sa tingin ko naapektuhan. Power and communication lines were also greatly affected. Yung agricultural crops po namin ay naapektuhan din. We have an initial estimate of around 9 million pesos. And of course, the industries and private establishment have been forced to halt operations, contributing to the economic strain that we are experiencing right now. Insofar as the city is concerned, we have we were ready with it's not much, but we are now procuring more for our own food packs. But thankfully, we have the Department of Social Welfare and Development that committed around 35,000 food packs,
And I understand within the next few hours may darating as we speak the secretary has committed 12,000 tomorrow another 8,000 and the day after. But nakalagay dito only 3,000 were delivered. Yung na-distribute pa lang po yan. Kasi pero may para kasi when Hina is po 5,000 lang ang request niya. That was really meant for the evacuation centers. I see. Then that, yesterday when I flew in, ang request ni Mayor sa akin is to jump it up to 35,000, so from 5 to 35. To include those who are still suburbs. Kasi when we spoke ng Wednesday morning, ang request lang niya 5,000, which we've complied with 3. But when we met yesterday, the agreement was to raise it all the way to 35 kasi may strain na sa City Hall. So today, we're delivering 8,000. Mamayang gabi, another 4, so 12. And then we'll be finished with another 1 to 2 days tapos na ko yung buong 35. Okay. So that will be 30, by Monday? By Monday, sir. By today, 12,000. As we speak, nandiyan ako yung 8. Apa. Ay, yun yung kasama sa C-130? No, sir. Iba ho to. Galing ho to sa mga regional warehouses pa rin ho natin. Ah, yung preposition nito? But okay. Mr. President, I told the mayor, after this, we can still talk kasi may mga padating pagaling sa Manila and Cebu. Opo. So, yun, kasama po yun sa immediate needs ng Naga. Food packs, water, na nasasagutan na po. And, of course, temporary shelter materials. We are still, or we may still be needing rescue boats kasi hindi pa po kami tapos sa rescue operation. Meron pa rin pong may mga request kasi nga yung mga areas flooded, minsan hanggang dibdib pa, nakikiusap pa rin po. So ongoing po yung aming rescue operations. Okay. And we are now more focusing on relief giving assistance. The health professionals may be needed. May tumawag na po kanina. I-assign po siya sa General Hospital for this to become more accessible to people who are in need. And of course, medicine I saw downstairs, the needed medicine, including those for leptospirosis. Later on, we will be needing, sana matulungan po, nakapagsabi na rin po si Secretary Rex about financial aid or grants. Opa. Sir, we're just waiting for the list, then we can start paying out as yes. List. Opa. Yung list magagaling sa inyo. Opo. We can provide the list soonest po, Mr. President. Okay. So yun. Pero ang isa pong... maganda po sigurong mapag-usapan yung pang medium-term and long-term solution sa ganitong sitwasyon. Although for the longest time, ngayon lang po ito nangyari, but who knows, baka may mangyari sa nawag, pero sana mas nakahanda po tayo. Opo. All right, thank you, Mayor. Opo. Maraming salamat po, Mr. President. Okay, dito sa for this, well, parating na yung mga all of the financial aid grants cash for work program. Ito na lang meron dito si distribution tools. Ready na tayo. You're already ready for that. Pero magagamit ba nila kagad yun? We need the water to need the water to subside. Mm-hmm. But you have it, it's available, ready to be shipped. It's here. Yeah. Ah, okay, good. Dito sa mga needs. Mukha namang naka-ready rin tayo. Yun lang talaga nagbago kasi pinuntahan na, umikot kami sa Laguna, nalilipad namin kahapon eh. We went to Laguna, we went to Pampanga, we went to, ano, meron pang ano sa Laurel, Lemery. Oo, meron konti pero nawala kagad yung tubig. Dito, hindi gumagalaw eh. Kasi po matapos yung malakas na ulan, yes. Mayroong from other places dito yung punta. Yes, that's why iba yung problema dito, accessibility. Kompleto naman tayo sa relief goods, sa equipment, sa ano, yun lamang hindi tayo makapasok dahil. Apa. Kaya yung boats,
Yes, sir. Oo. Yung boats na, eh, yun na nga, doon na yung nakita natin, yung rubber boat na yung ginagamit pang-deliver ng, ano, ng food packs. Anyway, so, okay, pag-usapan din natin yung longer term situation. Now, province of Albaigo, maybe if you can brief us on that. Okay, good morning, Mr. President, and to all the secretaries around. This is my fifth day as acting vice, as acting governor. My fifth day. Anyway. Kasabay ng bagyo. Kasabay po ng bagyo. Parang hinintay lang po ako ni Christine. Mr. President, ito po ang situation report ng Albay. May kinalaman sa epekto ng nagdaang bagyo. Nakaranas po ang Albay ng katumbas ng dalawang buwan na pag-ulan during rainy season yan sa loob lamang ng higit 24 hours. Ibinagsak po. So this is record-breaking since 1969. Guided by the forecast of PAGASA, agad naman po tayo nagpalabas ng advisories and kasama na po dito yung pagsagawa ng evacuation. Alas 12 pa lang po noong October 22, nagpa-start na po kami ng evacuation sa vulnerable population na dapat matapos by alas 5 ng hapon para medyo maliwanag pa. Pero sa kadahilanan po na napakalakas ng pagbuhos ng ulan, talagang non-stop na pag-ulan, Mr. President, nagdulot po ito ng landslide sa 32 barangays sa Albay, that's out of 721. 214 barangays were flooded and 7 barangays nakaranas po ng pag-anod ng lahar. May naitala po base sa reported cases na 4 injured, 2 missing hanggang sa mga panahon na ito, and the 4 casualties. All 18 LGUs have implemented evacuation, and 549 barangays, 92,022 families, equivalent po sa individual, 354,219. Damages on properties, 571 houses totally damaged, 3,203 partially damaged, and the total estimated damage cost for roads and bridges ay aabot po ng 1.3 billion. Next, please. Damages naman on agriculture initial are estimated to be at 10 million. Sabi po ni Secretary, medyo mababa pa siya. Aakit pa yan. Oo nga. Since yesterday lang po. 371 million kami, sir. Ah, I'll see. Okay. Ang assessed fisheries. And the 6 million po on inland fisheries, and the sa livestock naman po, almost 800,000. Ayan po ang mga larawan ngayon na pinapakita natin, mga landslides sa isa sa mostly affected barangays. Next, please. Sa Libon, yun po ang pinaka-grabe talaga sa Libon. Out of 336 households, 20 were damaged, 70 persons affected, and may isa pa po dyan na missing sa Libon. Next, please. May casualty dyan na namatay? May dalawa po. Dalawa. But may missing pa. Yan po yung sa Ginubatan, ang lahar flow po sa Ginubatan, Albay. Bago pa man po sa kasagsagan ng Tropical Storm Christine, ang sanggunian panlalawigan po ay nagdeklara kaagad ng state of calamity sa buong Albay. At ito po yung aming quick response fund. Halos kalahati lang po yung inallocate namin kasi baka mamaya may mga darating pa pong mga bagyo. Heto naman po ang immediate needs ngayon ng ating mga affected families, 92,022 families. Ay, food packs pa rin. Maraming salamat po, Secretary. Nakapagbigay na po ng mga 33,000, but sa dami po niyan, we are asking more or less 60,000 food packs. And then yung mga
family kits, sleeping kits, water containers, temporary shelters, lalo na po yung mga heavy equipments po para sa clearing and the cleanup operations. Nagpapasalamat po kami sa Sorsogon dahil nagpapahiram po si, nandun po ngayon si Governor. Dala-dala niya po yung mga heavy equipments niya. Pasalubong namin yung mga trucks. Opo. Mga isang dosena ng truck na iba-iba yung nakaload. Merong mga backhoe, merong mga light naman, hindi mo yung masyadong heavy equipment, pero may relief goods. Oo. Nandun po si Governor. Papunta po sila ng Libon, Pulanggi, yung mga affected po talaga. At tumutulong po yung Sorsogon. Sa ngayon po, ang pinagtutuunan po namin ng pansin sa recovery and rehabilitation, we recommend yung nakita nyo po kanina sa Libon na kailangan ma-relocate na po ang mga families. That's 324 families na maaring mag-landslide po sa Libon anytime, lalo na pag may ano, kailangan po silang ma-relocate. And the emergency shelter assistance sa mga totally and partially damaged houses, kailangan din po namin. And the livelihood assistance to affected sectors. And Mr. President, gagawa po kami ng mas komprehensibong rehabilitation plan. But sa ngayon po, doon na muna tayo sa pagtugon. Lahat naman itong statistics natin, partial lahat ito. Hindi pa tayo nakapag-assess na mabuti. This is lot purchase, housing for relocation. Kailangan natin gawin yun. But that comes, the system that we are using is the local government provides the property. Kung saan lalagay. Pero anyway, we'll come to it. Sa ngayon, nandito pa lang tayo sa relief. Ang laki pala ng damage dito sa Albay. Lot purchase, housing for education, 366. Again, we have this, pero yung maraming, ito yung 571 totally damaged, they will have to stay first in the evacuation centers. Yun ang kailangan natin susuportahan for the duration. We will just have to get, pag kahit na umalis na sila sa evacuation center, wala pa silang uuwian. So they will go to their friend, to their relatives. Pero kailangan pa rin Meron kami sa program din sa housing. So sa housing. Pagka totally damaged, nagbibigay kami ng 30,000 each family. Pagka partially damaged, 10,000. Ngayon po, dun sa sinasabi nyo sa landslide, meron din po kami dyan na ginagamit namin mga developers. Meron kami balanced housing. Para wala na kaming bidding, tinuturo na lang po namin kung nasaan yung mga affected areas ng mga disaster. Doon kami nagpapatayo ng socialized housing. So anytime pwede kami magpadala ng developers, yung contribution sa socialized housing. Ang ginagawa po namin, kamukha po na ginawa namin sa ABRA, tinuro namin SMDC. May pangailan ng pabahay doon dahil nga totally damaged. So hindi na kami nagbibidding. Instead of pa yung socialized housing ng components po ng mga developers, tinuturo na lang po namin yung mga disasters para mabilis ang reaction. We will still have to make those. Ang kaibahan dito, hindi sila pwedeng bumalik dun sa lugar. Kailangan natin hanapan ng ibang lugar na mataas-taas para hindi na maabutan ng... Ang ginawa ko po, Mr. President, ang lahat ng developers, contractors ng housing, pinagre-report po namin sa LGU para yung mga equipment nila at gamit, nandiyan na po sila. At ngayon po, nakipag-coordinate sila kasi ginagamit po namin yung balance housing nila. Kaya control din namin sila sa requirements. So. But in the meantime, yun na nga, both the... yung 571 na totally mga household, and we will have to house them for a while. Gano'ng katagal kaya na kailangan natin silang susuportahan pa before they can start rebuilding. Kasi hihingian tayo ng sabagay, pag yung sa 30,000 nila, maumpisahan na nila. Meron na silang magagawa, baka meron na silang masilungan. Yun ang material, yun na yung susunod. Yeah. Kaya yung cost ng problema, sir.
Ang ginawa lang po namin doon, sir. Listahan lang. Oo, ganun din. Bigay na lahat para wala nang documentation. Pero yung LGU hindi pa rin makapasok sa lahat ng lugar eh. Mayroon pa rin mga area na hindi pa ano eh. But anyway, dahan-dahan, we'll bigyan na lang kami ng libon pa rin. Ang laki ng tubig. Ayun na naman oh, yung galing sa taas. Tapos sinila yung tight na pababa. Bago sinira na yung kalsada. Oh. Ang laki ng tubig para gawin niya. Nasa road cut. Oo? Nasa road cut. Oo. Wala ka slow protection sa babae? If you look at the yung protection niya, palabas. So yung tubig galing dito sa taas. Oh, tapos tinulak na ganun. Nung bumigay na yan, wala, nasinira na yung kalsada. Yung wala na talaga, talagang wala. Inubos yung, wala na lupa eh. Anong gagawin niyo? Ano yan? You'll have to rebuild it? We have to rebuild it, Mr. President, or actually, magkano kami dito sa... Papasok kayo dito. Sir, it's also urgent, really, that in landslide-prone areas, as it dries, it is also dangerous as the soil dries up. According to Sir Kloy Saga, gagalaw. Nire-realign namin as well. Itong area, sir, pag lumintol din eh, assuming na walang ba. Ganyan yung mga damage, sir. Pagkag hindi mangyari yan, kundi grabe ang laki ng tubig. That's the... Kitang-kita mo na ang bigat ng tubig eh. Alright, so yung mga immediate needs, so food packs were alright? In terms of... Mr. President, we're still using all our existing stockpile, but admittedly, it's now day 4, so it's running low. But given that nag-usap namin ni Mayor, marami tayong trucks na stock sa Miliore. We have around 17 trucks there. It's another 17 to 20,000 family food packs. Okay. What we've done is we were starting to pull out of Cebu. Then they go through Allen, Port of Allen, then Matlo, then papasok dito. We have incoming, as telling the Vice Governor also, mas madali na nga, doon na kami kumukuha. So we're okay, Mr. President, we're just having to use our Cebu center na to feed into Bicol rather than the Manila centers. Well, that's all right, as long as we can get it here because this is where it's needed. Yeah. Mr. President, we have a distribution plan with the mayor already, yung based on his new requirement of another 35 on top of the 35 on top of the 5. Si Vice Gov naman, another 60 on top of the 30. So we'll start working on those all immediately. Right. Okay. So how many people are we feeding? Mr. President, in effect, the whole population already eh. Kasi of the sana program. All na sila ngayon eh. ano na ho eh, bali parang lumalabas sa the whole affected families of Albay is 92,000 already. Kay Mayor, the entire affected families 35,000 families. And then Kamsur, we are also starting, we've been given, may allocation mo sila na 50,000. Mm-hmm. So medyo staggering na ho yung numbers natin eh. Pero malaki talaga masyadong effect. All right, so... But sir, Mr. President, we'll keep on supplying the region from our packing center in Cebu. Wala na tayong representative from health. What about on the medicines, hygiene kits? No, medicines. I know hygiene kits also, we provide that. But sir, medicines? I was talking to our DOH, regional director. She was outside. Anyway. There are 3 trucks of prophylaxis happening. And she still has 40,000 packets of doxycycline. So when the 3 trucks come, which have already left Manila, according to her, it should be okay. Okay. How long does it take now to come from Manila? We have no idea, sir, because of the Miliore. It's not moving. It's not moving. That is the Martian. Maganda na yan. Ito maganda na yung daan for a while. Yesterday, padala kami ng meats here. It left
in the afternoon, this morning to see him. He left yesterday afternoon. Mga 12 hours na. So mga 10 to 12 hours na. Oo. DOH? Yeah. Yeah. Yung... Hello. What's the situation on the health front? Yung right now po, our health workers, though affected, have been deployed in the different evacuation centers and they're serving our affected population. And right now po, meron tayong tatlong trucks na stranded sa Mindanao. Those are the three trucks, yeah. So they're already here. That contains the... The three trucks are here already? Nasa Mila-Or na po. Na po na. Nasa Mila-Or na. About 50 kilometers from here until the rubber. Okay. We are coordinating with the PNP po. As soon as bumaba po ng konti, uunahin po yung ating truck para makapasok. That's the... Oo, basta yung malalaking... Basta malalaking. The PNP naman po is assisting us, Mr. President. All right, so how about the hospitals and the clinics and our health centers? So far po, yung ating mga DOH hospitals po is functional. BMC, nabaha po siya, pero functional po. We are requesting additional manpower po for the geriatric medical center kasi 6 days na pong straight yung mga tao natin doon. And the DOH central office promised to send the manpower within this weekend. Or Monday will be the all latest, right. And then Naga City Hospital will be augmented then po. Maybe. Yes, that's what that was the decision we made yesterday when we had the overall briefing that the DOH has to send medical team. It seems here in the region, yes, mostly here in the in Region 5. So okay, so that's being attended to. Thank you. All right. Thank you. Hygiene kits were all right again because that... Sir, we still have supply. We're sending it in the evacuation centers inside. Shipping kits. Again, yung fuel is the distribution. That's one, sir. And I just talked to OCD that the fuel supplies are going low on the depots. So USEC Wimpy, Fuentebella is talking to the oil companies now and the PNP to prioritize the trucking of the fuel here. Mm-hmm. And OCD has available for Kamsur and Naga a total of about 10,000 liters in fuel assistance, which we will talk to the Vice Governor and the Mayor how best to distribute. Deploy. We have to ration it and we have to prioritize for now. It. Yes, sir. Well, the priorities will be, first of all, will be the hospitals. The responders. Who need further generators. Yes. They will need, so the hospitals first, for all the responders, and then the agents, the offices, the agencies that are working. They need to have, they need to have power to function. Even though, sir, the roads may be passable, we still have to unclog the highways. So we are looking for alternative routes through the Bondoc Peninsula and shipping things into Pasacao and other ports from the Visayas. Because the Matnog Allen Highway may also be clogged with traffic, sir. So we have to unclog the highways as much as possible. Oh. We cannot prevent private individuals from transiting. So of course. From Cebu, sir, we'll use a Philippine Navy or other assets point to point from Cebu by boat already. Saan ba baba? Pasacao, sir. Oh. Now, sir, LCT. Okay. All right. Wala pa tayong forecast dun sa susunod na ano? It's going north. LPA? It's going north. It's going north? Going north na, but it's cool. Very little, only days. Yeah, daplis lang daw ng lupa. Oo. Okay, so yun ang inaalala namin kasi may LPA pa na parating. Alright, so at least for the immediate needs, I think we're okay. Ang problema talaga natin dito, which is very different from the, kasi when we went around, naglumipad kami kahapon, wala nang masyadong tubig, meron mga area pang nakabaha. Pero very very small considering na nauna kayong maulanan.
itong mga lugar, mga Batangas, mga Cavite, nawala kagad ang tubig. Dito hindi nawawala ang tubig. But that's the proverbial problem of the Bicol River Basin. Kaya kailangan talaga natin pag-isipan, what are we going to do in the long term? Because you cannot expect any changes. Next time it rains, eto na naman tayo. It will be the same situation all over again. So we have to find a long-term solution. Pinag-aaralan ko ito, and I found that in 1973, there was the Bicol River Basin Development Project. Ito sa USAID project na it included the building AID, pero may kasamang ADB. Pati yung mga Japanese, may yung wala pang JICA noon. What was the equivalent of JICA? EDC. Huh? EDC. Oh, pati EU kasama sa plano. And it was a very advanced. I read, I have here a study of ito from someone from UP that assessed the effects of the BRBDP. Despite some challenges, mukha namang naging malaking na itulong. Yun lamang, hindi natapos. In 1986, when the government changed, nawala na yung project. So, basta't natigil. So, we have to revisit it now. Iba na ang conditions ngayon. With the advent of climate change, yung rainfall ninyo was double undoy. Halos doble ng undoy ang umabot dito. Kaya 1 meter nga, hindi ba? We talk about na several inches of water. Dito 1 meter. 1 meter of water was deposited in the region altogether, sa buong region, more or less. So we have to, alam ko may studying ginagawa ang public works tungkol dito. Yes, Mr. President. Under the Philippine-Korean Project Facilitation Project, yung Bicol River Basin Flood Control Project was already updated only this July, in July 2024. Okay. Now, including the feasibility study for the flood control program, Mr. President. So by early next year, we'll be doing the detailed engineering design now. The difference between the original development project for the Bicol River Basin was yun, hindi lang flood control. Yes. Flood control was only one aspect. Marami yun, may farm to market road, maraming ano, mga na sinama doon sa malaking project. It was really to support because depressed area, yung mga depressed areas here in Region 5. Now, we have to focus specifically on flood control. The others, marami naman tayong mga plano for the rest of it, but we have to focus now on flood control because flood control, kaya nga, doble, sobra na yung tubig eh. Hindi na talaga kaya. Kahit na, may flood control naman tayo eh. Pero hindi kaya yung ganito kadaming tubig. Hindi talaga kaya. Kasi never naman, walang forecast na ganito eh. Ito, climate change talaga ito. This is all new. So we have to come up with also new solutions. Yes. Oh, all right. How will we fund it? There is already a commitment from the Korean Exim Bank, Mr. President. So we have to complete now the detailed engineering design. So by towards the end of 2025 or early 2026, we will be able probably to implement now the civil works. Yeah. Yes, we have to get started on that. All right. In the meantime, well, yes. In the meantime, Mr. President, I was just informed. Actually, Mayor dito sa Naga, we have actually 6 flood gates, no? Flood control gates, actually, that. But if you need some assistance actually to operate it, I understand that you probably would need to rehabilitate them, some of them, actually, to make them operational. So I think hindi operational ngayon? Some of them, yata. Okay.
Most of them. Pero yung volume kasi ng... Hindi talaga kinaya. Hindi kinaya. It may help a little bit. Kasi yung nagaliver ay... tumakas ng... Shielded na. Shielded. Isa pa yun. Hindi lang nagaliver, kundi Bicol River. Yeah, Bicol River. Yung tubig, tumakas ng tumakas. Kinakasakan sa atin. Ang dami ng flood control na ginawa. Yes, yes. I just want to ask, because our bishop commented, I think yesterday, regarding the effect of quarrying sa nangyayari pong flooding. So I would like to ask help from you. What happened? Why anong effect ng quarrying? Siguro hindi wala na, sabi nila okay lang ang quarrying basta nasa tamang lugar. Yes. So hindi ko alam kung nasa tamang lugar pa po ang nangyayaring quarrying sa. Which quarry is that? Patignan natin sa DNA. Yes, please, Mr. But President. But you have to give me the area para mapuntahan. Mr. President, ang quarrying po is a local government matter. Ang nagbibigay po ng permit dyan is the governor. So they should have the file kung saan yung quarrying. Yes. So it's the decision of the local government kung ibigay. Ang nag-administer ng quarrying is the barangay. But the final permit is with the permit comes from the governor. Yeah, comes from the province. So sira rin makakaalam kung actually it comes at every level because right. Magpa-public hearing pa yan ng ganyan ng environmental, ECC, etc. So every step was I'm sure may record kayo niyan. Yeah. Where just tell us the areas na mention. Is this river quarrying or no, for aggregates. Aggregates siguro ito. Aggregates. Kasi kung river, mas maganda nga yun. Kasi pinapalalim yung ilog. That's eh. Right. But that's a local government matter. Na yeah, I know. But, yeah. Yeah, kasi it's hard to regulate because, yun na nga, once the permit has been acquired, it is the barangay. Ay, yung barangay, siyempre more and more kasi yung kita dun ang quarrying sa barangay, mesh yung barangay dyan eh. So that's they encourage quarrying kasi meron silang magamit. Sir, the governor has the power to issue a cease and desist to all the quarries operating. Yeah, well, if there are specific areas, sabihan nyo para so that we can focus our attention on that. Okay. Oo, you just put it in the next situation report and we'll be able to find it. But you know, to be specific, we send it to Sec. John Vic, and then Sec. John Vic can forward it to DNR. They can look at it and say, ask ano ba talagang nangyari. Palagay ko ang nangyari yan, nag-start tama sa tamang lugar, pero nag-expand. Use regulation lang po. Small scale mining. Are the problems that's why I need help. The acting governor now. You can issue immediately a cease and desist. So, tigil muna sila para mapag-aralan natin. Okay. It's a unilateral decision. Kayo lang mag-decision yan para papigil sila. Habang pinag-aaralan natin kung anong gagawin. Yung bang mga lugar na quarrying, aggregate lang ang kinukuha o merong iba? Aggregate lang. So, quarrying pa rin. Pero yun, palagay ko lumapas na dun sa boundary ng actual na permit. Nangyayari talaga yan eh. Like I said, because the barangays want to para silang income ng konti. Yeah. Mr. President, doon sa road clearing and cleaning up operations, lahat po ng quick response teams namin already in the field actually doing all the clearing operations, Mr. President. Okay. So, all right. I think in a couple of days siguro, Except yung malalaking damages, I think they should be cleared, Mr. President. Okay, so, well, that's important. But again, the bottleneck here is yung level ng tubig. Hanggang bumaba, marami tayong hindi maaaring gawin. But kailangan lang, ngayon, kaya dahil wala tayong sistema, mag-aantay lang tayo.
kawawa naman ang tao. Wala silang wala na kayo, standby lang sila, walang trabaho, walang ano. Sige. All right, but anyway, for the immediate, but there's still some rescue ongoing. For the immediate concerns on the for the relief, mukha namang we have the sufficient supply of relief goods that are waiting to go to be able to go into the different areas. That is why the 6ID, nakita na namin yung mga tao ng 6ID, they were there. Sila ang nag-operate ng rubber boat para magdala ng relief goods sa isolated areas. Siyempre, natural yan, yung tao ayaw iwanan yung bahay nila. So sila na lang ang pupuntahan natin. For the medical concerns, it's usually the medicines that we have to look up. First, the prophylaxis for the leptospirosis and all of the other diseases that come with the flooding. But the supply also of medicines, we still have a good supply of medicines. Usually what happens is the maintenance medicines. Mr. President, sa ating package. No, but those prescription medicines, it needs a doctor to provide the prescription. We have doctors po in the field. Oh, no. Sige, so they know what to do. All right, so they're there, that's available. So, okay, we're taking care of that. Hygiene kits, same thing. We have enough. Supply. Ngayon talaga, what we should really go away now and on the public works, mukha namang ang tama yung priority natin, mag-clear muna tayo ng thoroughfare yung nasira ay yung landslide, yun ang unahin natin, yung landslide, mag-clear ka agad para magamit yung daan para dalhin nga yung mga relief goods and everything. Well, that's why we're having to augment. They're full. Hindi pa. New staff to accept now. Yeah. Our hospitals have enough beds. Yeah. The manpower inside the hospital, medyo exhausted na po. That's why the DOH central office. You're running on generator now? Yes po. How long have you been running on generator? 50. Well, those generators are not designed to run for that long. For the BMC po, they have a backup generator. I'm not very sure with Naga City Hospital, Mayor. Meron na po tayong Korean. Meron na. Okay. Since Thursday. Bilis. Nakabumita. Sige. So, okay na po na po. Oh, that's a little bit. Except doon sa Paradise. Oo. So that's a bit of good news. Thank you po, Mayor. Pwede naman sila yung standby rental. Ha? Pwede mong standby rental. Oo. Kontrata na. Oo. Kasi hindi malakas ang hangin. Hindi masyadong malakas ang hangin. Kaya naibalik. Kasi yung malakas yung hangin. Nako. Wow. Parang Yolanda na ang mangyari. Pero marami talagang tubig. And that's why, kasi hindi ganong malakas yung hangin. Hindi nasira yung poste, hindi nalaglag yung mga poste. So mas mabilis ang balik ng kuryente than usual. Now, tayo naman, we have to start planning on the long term about what we are going to do. Sino ang gagawa ng who did the feasibility study? Tayo? Korean ang gumawa? Korean. No. Kaya yung programa nila sa Cavite. That's part of it. Oh, yeah, I know of that. Okay. All right. Okay, ano pa, Mayor? Vice. Anything else? Meron kami nakitang project ng DPWH. Ito yung retarding basin. Yes. Meron din po dito. Nakapag-allocate na po kayo lang 60 million. Yeah. Pero hindi magami. Bakit hindi? Kasi yung area, yung lupa, private ng hindi ko makapag-implement doon. Pero sa tingin ko, makakatulong mo yun. Malaking bagay. Hindi, malaking tulong.
Malaking tulong yun. Sir, ang kailangan dito, sir, mga 100 hectares. Ang of impounding. Yes. Okay. Mga 100 hectares, sir. Gaano kalaki yung project na sinasabi? Parang 20 to 30 hectares lang po yun. Pero makakatulong po yun sa amin. Kasi yung gagawin niyan, yung tubig galing sa taas ng Mount Isarog, iipunin po dyan. And dahan-dahang i-release kapag ka pwede na. Pero pumunta kayo sa amin, pakita namin yung design kung paano ginawa. Opo, sa amin, opo. Mga 200 hectares. Opo. So sana ituloy po ng DPWS. Opo. Nag-usap kami ng director kanina. Yun nga lang, yung right, yung ano lang, yung basin. Tulungan nyo kami doon sa panan. Opo, opo. Okay. Sir, yung piece in order natin, kumusta? Okay naman po. Mas maraming mga PNP personnel yung naka-deploy kasi ina-anticipate yung possible looting. Opo. Meron yung first 2 days. Ang nangyari kasi meron, halimbawa yung 7-11, iniwan eh. Nasira yung glass and pinasok. Pero outside of that, wala namang, sa mga evacuation centers, walang crime checks people. Wala po. We have medical teams in the evacuation centers, or at least lumilibot. Oo. Kasi hotbed of ano yan, oh. Hotbed of contagion yung mga yan. Eh. And then si Secretary Ted was worried about respiratory kasi ang bilis maghawa. Automatic cover duration for the local government is to monitor and field our health workers to evacuate. What are you seeing? What are people suffering from? So far po, ubo at sipon. Ubo at sipon. The usual po, may any disaster, hindi naman po ang usual na. Okay. Special case, but we have the oxygen. All right. Okay. Thanks. Anything pa? No, thank you so much. Okay. Thank. All right. Maraming salamat. Thank you, Mr. President, for your guidance. At this juncture, may we call on Naga City Mayor Nelson Legacion to receive the check worth 30 million pesos as financial assistance from the Office of the President. Again, may we call on Naga City Mayor Nelson Legacion to receive the check worth 30 million pesos as financial assistance from the Office of the President. Thank you very much. And now may we call on Albay Governor Glenda Bongao to receive the check worth 50 million pesos as financial assistance from the Office of the President. May we request the President, along with the Albay Governor and Mayor of Naga City, for a photo opportunity. Ready, Mr. President? 1, 2, 3. Thank you very much. And that concludes our program for today. Thank you, Mr. President, for gracing us with your presence, especially during these challenging times. Once again, ladies and gentlemen,